Dahil dito na-inspire pa ako magtanim ng iba't ibang klaseng pwede matanim at pwede matikman. Yo, what's up everyone? Magandang umaga sa inyo lahat. Mag-aani po tayo today ng mais. Isa tong activity na dinano namin na sa family. Tinanim po namin to siguro mga few months ago, mga 3 months ago. And natikman na namin yung unang harvest. Yes, masarap siya. So kita-kits tayo na bit. Hi, Mama. Hi. I'm catching up with my memories. Nung 9 years old kasi ako, nasanay ako sa buhay bundok. So, tinatanong nila kanina kung marunong ako magbumaba at umakyat ng bundok. Marasanay ako na, 9 years old pa lang. Dumadaus-us na ho ako sa bundok. Kuya! Ayan. Sarap, Gab. Ano, Gab? Harap, matamis. Lasong steak, no? Mm-hmm. Lasong steak. Diba? You start off with this. And then you end up with this. This is what you call Japanese white. Uh-huh. Japanese white na mais. Uh-huh. Pero, okay, for sure, white yung loob. Hindi siya yellow. Dati, sobrang hubad pa tong lupa na to. Then, was very, pretty much nothing. Panay-damuhan lang siya. Actually, matataas ang damo dito. Oh. Ganyan talaga katataas. So, pinalinis natin ito. And then, actually, this is an idea na itanim yung mais na. Yung mga i-harvest natin dito, ipabibigay natin sa barangay. Para makapagpaligaya naman tayo ng tao. Simula po kami sa puhunan na 5,000 pesos. Yun. So, yung 5,000 na yun, madami na madami po kayong maghagawa doon. Mapapaligaya dyan. Yes. So, yan. Hello! Please subscribe to my vlog! So, guys, subscribe. That's not your vlog, but thank you for promoting mine. But, guys, please like and subscribe yung vlog ni Gianna. Yeah, yung vlog ni Gianna. So Jed, sanay ka na ba na Gianna rolls her eyes on her back of her head all the average time? Average mga 50 a day siguro. 50 a day, no? Naubos na nga yung kilay niya sa kaka. Mamaya, may gugulatin tayo. Sino kaya mabibiktima natin dito? Ha! So, nakikita ba yung tayo mo na may mga corn? Minsan. Hindi ka natutunan. Tayo mo, hybrid corn. Kesa number one. Ito natutunan ko. Huwag kayo kakain ng mais kapag gutom. Why? Baka malamigan ang tiyan mo. Kasi pwede kang hindi matunawan ang yan sa akin yan. Kailangan matibay ang tiyan mo. Sumakit ang tiyan ko noon. Natikit sa lahat, huwag kang uutot pag madami ka nakain ng mais. Dahil baka sumama yung mais sa pag-utot mo. So, nangyari na sa'yo yung Jolo, no? Hindi, ah. I think he was speaking out of experience. Gab, ikaw. What? Nakita mo na ba yung tayo mo na may mais? Of course! Of course, normal naman yun eh. Pag-inamubuya ng maayos. Pustahan daw, ma-welcome ka dito sa pamilya. Kailangan mo buhatin si Gab. Gano'ng mataas? Come on! Ang sitaw ay saan mahusay? Kala mo, ha? Saan, ma? Source of gout. Saan mahusay ang sitaw? Ha? Anong vitamina rich ito? Alam mo na kung saan yan. Fiber. Beans. Arthritis to. Gout. Arthritis na. So, ginagout na ba kayo? Sila. Si Jolo, oo. Oh, wala, si wala akong gout. Sure. Ayaw aminin na tumatanda. Ayaw. Green beans? Sitaw. Uh-huh. Sitaw. Wala akong pambili ng bulaklak eh. So, sitaw bibigay ko dun sa niligawan ko. Sino ba? De joke lang. Sino? Ryan, kung may manliligawan, siya, pinaglalaban niya. Hindi ko pinaglalaba. Naguhugas ako ng pinggan, nililinis ko yung bahay. Oo, ginawa mo pa yun, di ba? Tigas tayo eh. Tiga saing, tiga sampay. Tiga luto. Di na tigas yun eh. Tiga order.
So, paano, paano yung tamang pagpitas ng pambenta na mais? Ito, ito. Kasama yung puno ko, yung pinaka. Yun. Kasama ito. Ah, okay. Pitas lang, kahit gamit ang kamay. Okay na yun. Kasama yung puno. Ito, so ganito. Yun. Got it. So, dapat kasama pala itong dulo na to. Perfect. Yan, perfect. Yan. Ito pwede na ba ito o masyado pa itong bata? Bata pa. Bata pa. So, hindi pa daw pwede yung bata. Dapat medyo yung matanda na. So guys, ingat kayo sa mga bata. Lalo na yung sa mga mukhang bata. Maliit, huwag na. Sayang eh. Papa, may ano pa eh. Okay siya. Okay daw. Kahit walang luto, panalo. It's one of the best things ever that you guys can ever actually do. You know, we have sometimes, alam mo yun, na masyado mabilis ang buhay sa syudad. And sometimes we all have to go back to basics. We have to go back to our roots. And back in the day naman siguro, lahat ng mga ninuno natin, nagsimula yan magtanim. And pagka magtanim tayo, you know, it's something very amazing. Something that starts from this small, turns out to be this. So ito yung mga mais na ipapamigay natin mamaya sa mga barangay dito sa District 2 sa Bacoor. Sa mga ilang barangay dyan, pasensya na, hindi lahat na mabibigyan namin sa ngayon dahil konti pa lang na harvest. Mabayaan nyo, next time, magtatanim pa kami ng mas marami. Hi Marla. So ilang barangay ang pupuntahan natin today? On the way tayo ngayon sa una natin stop dito kay Kap Reneang sang ng Mambog 5. Ayun, stop natin. On the way na tayo ngayon sa pangalawang stop natin dito sa Barangay Hall ng Mambog 1. Bisitahin natin si Kapitan Bok Nolan. On the way naman tayo dito sa Mambog 2 kay Cap Joey Agapito. O, hala na iba. Barangay, wala gan pinaka. Pero sila po ang pinaka-busy po ngayong panahon ng COVID na ito. Sila yung mga sumasakit talaga yung ulo pag may nalalaman na may nagpa-positive dun sa mga barangay nila. Lalo na ngayon, kundi buong pamilya na yung nagkakandahawaan. One, dahil yung mga ibang mga resident natin sa Bacoor, mga nagkatrabaho sa Maynila, tapos umuwi sila dito. Iba ho dyan, mga frontliners din, mga nagkatrabaho sa hospital, mga ibang nagkatrabaho sa ito, mga restaurants. So hindi ho talaga natin masasabi kung saan ho talaga nangagalit ang COVID na to. So dapat ingat po tayo lagi. Hindi nga pumasok ha. Matamayan ka. Thank you.
Sana makatulong to sa inyo, kahit papano, pang merienda, pansibog kung gutumin kayo. We do our best to help each other out, lalo na sa panahon ngayon. You know, we do what we can. We help each other to survive. So, yun. Ingat po kayo at mag-mask po tayo lagi.